Hello mga mare! Ganito lang pala kasimple gumawa ng tuna nuggets? Akala ko kasi noon mahirap itong gawin. Pero hindi pala, napakadali lang. Gagamit lang tayo dito ng malaking lata ng canned tuna o yung century tuna. Ito ay nasa 420 grams. Ididrain lang natin ito para matanggal yung kanyang sabaw. Gumamit tayo dito ng food processor at inilagay natin yung ating mga carrots para durugin ito ng mabuti. At kung wala naman po kayo nito ay pwede nyo itong yadyarin or gumamit na lang kayo ng kutsilyo at hiwain nyo ng maliliit. Then nilagay na rin natin yung ating mga patatas dito. Kung nagustuhan nyo naman itong ating food processor, ay ilalagay ko na lang yung link sa ating comment section. Napakadali at maganda itong gamitin. At transparent na rin yung kanyang pinakalalagyan. In a minute lang or seconds ay durog na or chop na yung inyong ilalagay dito. Bali, ilalagay na rin natin dito yung ating mga iba pang sangkap tulad ng ating sibuyas, spring onion, paminta, yung ating liquid seasoning, at ang ating breadcrumbs. Then, mag-add na rin tayo dito ng ating cornstarch. At panghuli ay yung ating tuna. Pinagsama-sama ko na lahat ito dito para maganda yung ating paghahalo ng ating mixture. Para mas madali ito at even yung kanyang pagkakadurog. Yung complete list pala natin ng ating ingredients ay nasa last part ng ating video. Magiging ganito na yung kakalabasan nito. Pwede kayo dito mag-add ng egg. Pero ako hindi na kasi naglagay na rin tayo dito ng cornstarch. Kung medyo mamasa-masa yung inyong ginawa ay pwede kayong mag-add ng cornstarch. Or ilagay nyo muna ito sa freezer ng 1 to 2 hours para mas maganda yung inyong pag-shape dito. Nag-try ako dito mag-shape ng hindi pa natin nilalagay sa freezer at medyo malambot ito. Kaya I suggest na ilagay nyo muna ito sa ating freezer para hindi kayo mahirapan sa pag-shape nito. Kayo na ang bahala kung anong shape yung inyong gagawin. Pwede ding pabilog or pastor kung kaya mo namang pahirapan yung sarili mo. Ikaw na rin ang bahala kung gaano ito kalaki or kakapal yung inyong gagawin. Bali, nilagay ko ito sa isang plastic container at nilagyan ko ito ng plastic bawat layer para hindi tayo mahirapan mamaya sa pagtatanggal nito. Itong ating tuna nuggets na ginawa ay tatagal ito ng 6 months basta nasa freezer lamang ito. Susubukan naman natin itong lutuin. Ipiprito lang natin ito sa mainit na mantika. Huwag masyadong malakas ang apoy para hindi ito mahilaw. At hindi agad ito masunog. At kung nandito ka na nga sa part na ito, ay pwede ko bang malaman kung anong ulam ang pinapabaon mo sa inyong mga anak? At kung ganito na nga ang kulay nito, ay pwede na natin itong tanggalin. At siguradong luto na po itong ating tuna nuggets. Kung gusto nyo pakainin ng may gulay ang inyong mga anak, subukan nyo po ito. Pwede nyo po itong gawin para pambaon nila sa school or pang merienda. Kahit papaano ay healthy version pa rin itong ating ginawa. Dahil may mga kasama din itong mga gulay. At ang importante din dito ay alam mo yung mga sangkap na inilagay natin dito. Napakasarap nito mga mamshi, hindi siya maalat at tamang-tama lang yung kanyang lasa. Hindi na rin tayo dito naglagay kanina ng salt kasi yung ating nilagay na tuna ay may lasa na iyon. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.